Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, ating aminin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-anawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakil at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihahandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa aming pagkupkup sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at yay nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Pagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos, sangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtanim ni ang nagdilig ang mahalaga,
kundi ang Diyos na siyang nagpatubo at nagpalago. Ang nagtanim at ang nagdilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirinya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang inirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang ang puon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanyang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa kanya, kami natutuwa. Sa kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugong upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyana ni Simon, kaya't ipinamanihik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at inutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanya. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman ay dinala sa kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo at sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusap na huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos."
sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga ng Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ong Hesukristo, magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon pong araw po na ito, kahit maulan, tayo pa rin ay pumunta sa simbahang ito para manalangin at humingi ng awa, tulong sa Diyos. Tama po ba? Diba? Yun ang hinihingi po natin. At isa sa mga hinihingi din natin ay kagalingan. Humihingi ba kayo ng kagalingan? Kagalingan ng ating katawan, kagalingan ng ating kalooban, kagalingan ng ating bulsa. Yan ang mga hinihingi nating kagalingan, hindi ba? Kaya mga kapatid, lahat tayong pumapasok sa loob ng simbahang ito, may sakit. At ang sakit nating ito, mga kapatid, marahil ay kasalanan. Kasalanang nagbubulid sa atin sa kadiliman, kasalanang nagdadala sa atin sa mas malakas na habagat ng buhay. Pero narito palagi si Jesus para ibsan, tanggalin, hilumin ang mga sakit natin. Kaya po mga kapatid, sa Ebanghelyo po ni San Lucas, atin pong napakinggan sa mabuting balitang ito, ang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo sa biyanan ni San Pedro, inaapoy ng lagnat. At hindi nagdalawang isip ang ating Panginoon na pagalingin ito. Nung napagaling na ni Jesus ang biyanan ni Pedro, ano ang kanyang ginawa? Hindi ba't naglingkod agad? My dear brothers and sisters, kapag ka po tayo pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo, hindi galing lang, hindi okay lang, hindi yung maayos na agad. Ang kagalingan, the healing that comes from God must be transformative. Nagpapanibago ng ating pagkatao. Humihingi tayo sa Diyos ng panalangin. Panginoon, sana po itukdin ninyo ang hinihiling ko. Pero humihingi ka nga sa Panginoon, pero hindi ka naglilingkod sa Panginoon, paano ka magiging karapat dapat bigyan ng biyaya? Humihingi tayo ng kagalingan. Panginoon, pagalingin niyo po ang aking puso at kalooban. Pagalingin niyo po ang aking bulsa na palagi nilang may sakit. E pinagaling ka ng Panginoon. Hanggang doon lang ba? Hindi. Ang ating kagalingang hangad at pinagkaloob ng Panginoon ay dapat nagpapanibago ng ating puso at kalooban. At kapag nabago ang ating puso at kalooban, mga kapatid, ito po ay pangalawang punto po natin. We must be a man of action. And what will be our concrete action if the Lord transform our hearts to goodness? Ang pagpapanibago ng ating puso, nakaakibat ay aksyon, ay dapat paggawa natin ng paglingkod ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Pinagpapala ka nga ng Diyos. Nagbabago ka nga. Nagsisisi ka sa iyong mga kasalanan. Pero hindi ka nagkakawang gawa. Hindi ka nagiging daan ng pagpapala ng ibang tao. Paano po tayo magiging kabilang sa pinaghaharian ng Diyos kung hindi natin ipinapalasap, ipinadadama sa ating kapwa, sa ating katabi, na ang Diyos ay mapagpagaling, na ang Diyos ay kaisa nila. Mga kapatid, hangad natin hindi lang kagalingan. Ang hangad natin hindi lang pagpapala. Ang hangad dapat natin pagbabago ng ating puso't kalooban para tayo tunay na hilumi ng Diyos, pagalingin ng Diyos, pag-ubrahin ng Diyos. At para tayo mga kapatid
ay tunay na makapasok sa kahariang inihanda niya sa atin. Sa wakas sa bahagi, mga kapatid ng mabuting balita, ang nais pa rin ng ating Panginoong Jesucristo, ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita. Tayo po yon, mga kapatid, kapag tayo pinagaling, kapag tayo pinagpala, kapag po tayo kinatiga ng Diyos sa ating mga hinihingi, hindi ba dapat tayo din tagapagpatotoo ng Diyos na merong awa, na merong pagpapatawad, na merong siya, na palaging pumapatnubay at gumagabay sa atin. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa tayong lahat pagilingin ng Diyos upang pagpanibaguhin nito ang ating puso at maging marapat tayong tumanggap ng pagpapala ng Kanyang kaharian. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasapian ng demonyo, dalhin sa ating makalangit na Ama ang lahat ng taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at nangangailangan ng mapagpagaling na pagmamahal. Sa bawat panalangin, ating tutugon, banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang simbahan, naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarungang pinagkaita ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok ng kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Makapangyarihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya. Iligtas at arugain kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Alay sa'yo, pasal.
puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagabasbas sa aming tumutubos upang ang ginagarap po sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang taing nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw o iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid po naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos, at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Aminoon ko inig mo'y isang awit pag-iyon. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawang pababayaan masipag. Ikaw ang bugtong ininga ng buhay.
noon ko hanap-hanap ka ng puso. Tinig mo'y isang awit pag Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service. Bukas po ito, September 5, 2024. Huwebes po, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Mga kadeboto, atin pong suportahan ang mga official na social media accounts ng Quiapo Church. Halina at i-like at mag-subscribe sa mga official na social media accounts ng ating parokya. Tingnan pong mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media account. Sa Facebook account, sa YouTube account, sa Instagram account, sa Thread accounts, at sa text o Twitter account, at sa TikTok account. At maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlin lang na social media accounts, lalo na po sa YouTube kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap po natin ang mga official na social media accounts ng Quiapo Church. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat ng manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Sanan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong nilaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po. Sa inyo pong lahat na mga nagsimba, nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at pambansang Dambana, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, ipinahayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila na ang mga pangako noon sa binyag na ikay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po ang banal na misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
ipinuro ka namin. Aral mo ang aming buhay at paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,